Ako nga pala si Eva. 14 anyos pa lang ako nang maging isang ina. Isa kasi akong biktima ng mapang-abusong tao. At sa hindi inaasahan ay nagbunga ang nangyaring sa akin yon. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Sapagkat sa murang edad ko noon ay wala pa akong kamalayan sa pagiging isang ina. Ang tanging alam ko palang kasi noon ay ang maglaro at makipaghabulan sa tulad kong bata. Kung kaya't napakahirap para sa akin natanggapin ang naging kalagayan ko. Noong mga panahon na yon ay wala din namang nagawa ang aking mga magulang. Kundi tanggapin na lang din ang masakit na nangyari sa akin. Kahit pa hindi nahuli ang taong gumawa ng masama sa akin. At sa kabila ng murang edad ko at kahirapan namin noon sa buhay, ay mas pinili pa rin ng mga magulang ko na hindi ko ipalaglag ang nasa sinapupunan ko. Sapagkat isa daw yung blessing ng Panginoon. Kaya naman wala akong nagawa noon kundi ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Kahit pa ang totoo ay hiyang-hiya na ako sa mga taong nakakakilala sa akin. Alam ko kasing may mga taong mapanghusga base sa panlabas nilang nakikita. At syempre, hindi ko rin maiiwasan na mahusgahan nila. Kahit pa ang totoo, ay wala naman silang idea sa nangyari sa akin. Kaya naman para makaiwas sa mga taong yun, ay hindi na lang ako lumalabas ng bahay namin. Nang sa ganun ay wala akong marinig na masakit na salita mula sa kanila. Hindi rin kasi ako magawang ipagtanggol ng aking mga magulang. Sapagkat ang nangyari sa akin yon ay minabuti na lang din namin na itago. Tingin daw kasi nila tatay ay iyon ang mas makakabuti sa akin. Para naman daw madali ko rin makalimutan ang nangyari sa akin yon. Sa totoo lang, noong mga panahon na yon ay hindi ko pa matanggap na ako ay magiging isang ina na. Ngunit naisip ko na marahil ay ito talaga ang kapalaran ko. Kung kaya't ang dapat ko na lang gawin ay mahalin at alagaan ang batang nasa sinapupunan ko. Oo, labis-labis ang galit ko sa ama niya. Pero sa kabila nun ay alam kong wala namang kasalanan ang batang nasa tiyan ko. Kaya naman sa tulong ng mga magulang ko ay inalagaan namin siya. Hanggang sa mapalaki nga namin ito ng maayos. Babae ang naging anak ko at pinangalanan ko itong Gloria. Simula nang maipanganak ko siya ay hindi na ako nagpatuloy pa sa aking pag-aaral dahil ayokong maging pabigat kaming mag-ina sa aking mga magulang. Oo nga't mag-isa lang nila akong anak. Pero alam ko naman na hindi kami mayaman. Sa katunayan nga ay sa pagkain lang namin ay kinakapos pa kami. Karpintero lang kasi ang trabaho ni tatay. Samantalang si nanay naman ay isang labandera. Pangarap ko nga nun sana na makatapos ng pag-aaral. Nang sa ganun ay maiahon ko sila sa kahirapan. Ngunit dahil sa bangungot na nangyari sa akin, ay mukhang hindi ko na matutupad yon. Sapagkat bilang isang ina, ay may anak na rin akong papasanin. Isang araw, habang kami ay kumakain ng hapunan, nang naisipan kong kausapin sila nanay para sana magpaalam na ako'y magtatrabaho. Pero imbes na payagan nila ako, ay pinigilan lang ako ng mga ito. Dito ka na lang anak, kami na ng nanay mo ang bahalang magtrabaho. Alagaan mo na lang si Gloria,
Tutal naman, kaya pa namin maghanap buhay. Pahayag ni tatay. Pero nahihiya na po ako sa inyo ni nanay. Tugon ko naman dito. Bakit ka naman mahihiya? Anak ka namin at responsibilidad lang namin na ibigay sa'yo ang mga pangangailangan niyong mag-ina. Isa pa, palagi mong tatandaan na wala kang kasalanan sa nangyari sa'yo. Biktima ka lang. Sa katunayan, parang kami pa nga ang may kasalanan sa nangyari sa'yo eh. Kasi, hinayaan ka naming magtinda kahit gabi na. Saad naman ni nanay. Kaya patawarin mo kami anak, patawarin mo kami ng tatay mo. Dagdag pa niya. Nang mga sandaling yon ay naging emotional kaming mag-iina. Kaya naman, sinunod ko na lang ang gusto nila na manatili sa bahay at alagaan ang aking anak. Hindi naman nila ako pinabayaan. At sa tuwing sumasahod sila ni tatay, ay otomatiko na bumibili na sila ng gamit ng kanilang apo. Kaya labis-labis talaga ang pasasalamat ko kila nanay at tatay. Kundi dahil kasi sa kanila, ay baka naloka na ako. O kaya naman ay may nagawa na akong masama sa sarili ko. Napakaswerte ko sa aking mga magulang. Sapagkat, sa kabila ng nangyari sa akin ay hindi pa rin nila ako pinabayaan. Minsan tuloy ay naiisip ko na sana maging katulad din nila ako sa aking anak. Na sana ay mapalaki ko si Gloria ng maayos. Nang sa ganun ay maging maganda ang buhay niya. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa napalaki na rin namin si Gloria. Nang mag-aral ito ay pinayagan naman na ako nila tatay na magtrabaho. Pero hindi na nga lang katulad ng dati na nagtitinda ko sa kalye. Namasukan ako bilang servidora sa isang karinderya. At maswerte naman akong natanggap doon. Medyo may kaliitan nga lang ang sweldo ko. Pero kung tutuusin, ay mas okay na rin yon. Para naman may maibigay akong pambaon-baon sa aking anak. Nung una, ay hindi makapaniwala si Aling Corazon nang ipagtapat ko sa kanya na may anak na ako. Marahil ay masyado pa akong bata noon para magkaanak na. Ngunit nang aminin ko sa kanya na biktima ako ng masamang tao, ay tila naawa naman ito sa akin. Kung kaya't, hindi na ito nagdalawang isip pa na tanggapin na ako. Simula naman noon ay nagtrabaho nga ako kay Aling Corazon. Naging mabait naman ito sa akin. Sa katunayan ay kapag may natitira kaming pagkain sa karinderya niya, ay pinauuwi na niya sa akin yon. Kaya naman kahit maliit ang sweldo ko sa kanya, ay nangako ako dito na pagbubutihan ko ang aking trabaho. Bukod doon, ay hindi ko kakusasayangin ang oportunidad na ibinigay niya sa akin yon. Kaya ginawa ko talaga ang lahat para matuwa sa akin sa Aling Corazon. Hindi naman nagtagal ay nakuha ko na rin ang loob ng ginang. Hanggang sa parang anak na rin ang naging turing nito sa akin. Nag-iisa na lang kasi rin ito sa buhay. Kung kaya't mas ninais ko na rin na manatili na lang din sa karinderya niya. Nang sa ganun ay bukod sa katulong ay may makasama rin siya. Sa tulong nila tatay at ni Aling Corazon ay napagtapos ko ng elementarya ang aking anak. Hindi ko na nga sana ito pag-aaralin pa ng high school. Pero mismong ang aking mga magulang ang nagpilit na pag-aralin namin siya. Kaya
naman sa abot ng aking makakaya ay ginawa ko ang lahat para maigapang ang pag-aaral ni Gloria. Sa katunayan ay halos lahat ng sinasahod ko kay Aling Corazon ay napupunta lang sa kanya. Wala naman akong reklamo doon dahil alam kong bilang isang ina niya ay obligasyon ko talagang pag-aralin siya. Yun nga lang, ay imbes na magpasalamat ito sa akin, ay puro panunumbat lang ang naririnig ko mula sa kanya. Marahil ay hindi ko talaga kayang ibigay ang mga luho niya. Kaya naman dahil doon, ay madalas ko itong napapagalitan. Lalo na kapag nalalaman kong humihingi ito ng pera kila nanay. Hindi pala madali ang maging isang ina. Hindi pala porket na ibibigay ko ang pangangailangan ng aking anak, ay masasabi ko nang napalaki ko ito ng maayos. Pakiramdam ko kasi ay kahit ibinigay ko na kay Gloria ang buong buhay ko, ay may kulang pa rin sa kanya. At iyon ang palaging isinusumbat niya sa akin. Bakit ba kasi wala akong ama? Eh di sana na ibibigay niya yung mga gusto ko. Wika sa akin noon ni Gloria. Nasaan ba yung tatay ko? Walang paggalang na tanong pa nito sa akin. Sa totoo lang, ay first time niya akong tanungin kung nasaan daw ba ang ama niya. Pero gaya niya, ay wala akong idea kung nasaan bang lupalop ito. O baka nga, patay na ito. Kaya sa tuwing tatanungin niya ako, ay palaging isinasagot ko lang sa kanya, ay patay na ito. Mukha namang napaniwala ko si Gloria. Simula naman nang maging ina ko kay Gloria, ay hindi ko na naisip pa na magkanobyo. Sa katunayan, ay kahit nasa 18 anyos na ang aking anak, ay never pa akong nakipagrelasyon. Subalit bago mamatay sila tatay, ay nabanggit nila sa akin na mag-asawa na daw ako. Para naman daw sa pagtanda ko ay may makakasama ko. Sa isang banda, ay naisip ko rin naman yon. Dahil alam kong kapag nagkaroon na ng sariling pamilya si Gloria, ay may posibilidad na maiiwan na rin akong mag-isa. Kaya naman nang may manligaw sa akin, ay sinubukan ko na rin buksan ang aking puso. Pero syempre, bago ko sagutin si Alan, ay kinonsulta ko muna si Gloria kung papayag ba itong magkanobyo na ako. Hindi naman ito tumutol. Sa katunayan, ay boto pa nga ito kay Alan. Mabait naman kasi ang lalaki. Bukod doon, ay mukhang responsable pa. Kaya naman sa ilang buwan na panliligaw sa akin ni Alan, ay hindi ko na ito pinahirapan pa. Ipinigay ko na rin sa kanya ang matamis kong oo. Dahil naisip ko na baka mauntog pa ito. Wala na rin naman kasi kung hahanapin pa sa kanya. Bukod sa may itsura na ito, ay may maganda pang trabaho. Isa pa ay palagi rin niya akong sinusurpresa at binibigyan ng kung ano-ano. Bagay na hindi ko alam na kinainggit pala sa akin ni Gloria. Kalauna naman ay nagkasundo na rin kami ni Alan na magsama na sa iisang bubong. At kahit hindi pa kami nakakasal nito, ay pumayag na rin ako. Simula nang dumating si Alan sa buhay ko, ay buong akala ko na siya na ang kukumpleto sa pamilya ko. Subalit ang hindi ko alam, ay siya pa pala ang magiging dahilan ng pagkasira naming mag-ina. Sa pagtira sa amin ni Alan, ay naging masaya naman ang buhay namin ni Gloria. Sa katunayan, ay napansin ko ring tila close na rin silang dalawa.
Ganon din si Gloria kay Alan. Bagay na hindi ko naman binigyan ng maling kahulugan. Noong akala ko kasi ay ang paglalambing ni Gloria na yon ay parang ama lang kay Alan. Ngunit mali pala ako. Mali pala ako na maging kampante lang at ipagkatiwala sa taong mahal ko ang aking anak. Sapagkat dahil sa aking kabisihan sa trabaho, ay hindi ko na namalayan na niloloko na pala ako ng dalawang taong mahal ko. At ang masakit pa doon ay nahuli ko silang magkasama sa iisang kwarto. Isang araw, dahil sa masama ang pakiramdam ni Aling Corazon, ay ako na muna ang tumao sa karinderya niya. Maswerte namang naubos ang tinda namin noon ng maaga. Kung kaya't naisip ko na maaga rin akong makakauwi dahil birthday ni Gloria nung araw na yon. Ngunit nang magpapaalam na ako sa ginang, ay nakita kong tila hindi na ito gumagalaw. Kaya naman agad akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay niya. At dali-dali namin dinala siya sa hospital. Dahil sa walang kapamilya si Aling Corazon, ay hindi ko na ito nagawa pang iwanan. Tinawagan ko na lang si Alan upang sabihin na hindi ako makakauwi nung gabing yon. Wala kasing malay pa si Aling Corazon at ng mga sandaling yon ay kailangan nito ng makakasama. Kaya bilang anak niya ay hindi ko siya nagawang iwanan, lalo na sa ganong sitwasyon niya. Nang araw din yon ay alalang-alala ko kay Aling Corazon. Bukod doon ay iniisip ko rin ang kaarawan ni Gloria. Kaya naman nang masigurado kong nasa maayos na ang lagay ng ginang, ay sumaglit muna ako sa bahay upang kahit man lang batiin ang aking anak ay magawa ko rin. Magkaalas 10 na ng gabi nang makauwi ako sa bahay. Nakalak na ang pintuan. Mabuti na nga lang ay dala ko ang susi. Pagpasok ko sa loob ay sarado na rin ang mga ilaw. Kung kaya't naisip ko na dumiretso na sa kwarto ni Gloria upang siya ay batiin. Dala ang pintas na regalo ko ay kumatok ako ng pinto niya. Ngunit walang sumasagot. Sinubukan kong pihitin ang doorknob ng pinto at sakto namang nakabukas iyon. Pero pagpasok ko ron ay wala si Gloria at agad na pumasok sa isip ko na baka nasa kaibigan nito. Kaya dahil doon ay pinuntahan ko na lang si Alan sa kwarto namin upang ito ang tanungin kung nagpaalam ba sa kanya si Gloria. Subalit ng pagpasok ko sa kwarto namin, ay laking gulat ko nang mahuli si Alan na may kasama itong babae. Nung una ay hindi ko pa alam na si Gloria pala yon. Pero nang buksan ko ang ilaw ng aming silid, ay doon tumambad sa akin ang katotohanan. Malinaw sa akin na niloloko ko ng dalawa. Na kapag wala ako, ay ang anak ko ang kalaguyo ng asawa ko. Halos gumuho ang mundo ko noon at hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Ngunit ang mas masakit pa doon ay nang komprontahin ko sila ay sila pa ang nagmalaki sa akin. Sila pa ang nanakot na iiwanan daw nila ako. Kaya imbes na magalit ako sa dalawa, ay tila ako pa ang nagmakaawa sa kanila. Hanggang sa hindi nagtagal ay umalis din sila. Halos mabaliw naman ako nang sumama si Gloria kay Alan. Hindi ko kasi akalain
na magagawa akong ipagpalit ng aking anak sa lalaking yon. Pinatawad ko si Gloria sa kabila ng nagawa niya sa akin yon. Pero bilang ina niya, ay mas ninais pa rin niyang iwanan ako. Hindi ko nga alam noon kung saan ba ako nagkulang sa aking anak. Kung bakit mas pinili niyang saktan ako at sumama sa lalaking naging asawa ko na. Marahil ay naging kampante kasi ko at labis na nagtiwala na walang mangyayari sa pagitan nila. Kaya ngayon, magsisiman ako ay huli na. Mas pinili na ng anak ko ang lalaking naging asawa ko. At tanging pinapanalangin ko na lang na sana ay hindi pagsisihan ni Gloria ang pagpili niya kay Alan kesa sa aking ina niya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Eva.